Yung mga ka-YouTube, mga ka-Urban. So, bali mag-charge na tayo ngayon ng ating ano, ng ating AC system. Lalagyan natin ng Freon. Ayan po, 134A. Naka-cellpack na yung ating charging hose sa ating manifold. Papunta dito sa ating tanke ng ating 134A. Yan, then pupunta doon sa low side. Po. So, ayan na rin yung ating ano, yung ating low low temperature pressure gauge nasa negative 30 green, 30 green. So, ibig sabihin walang hangin sa loob, naka vacuum siya. So, pag ang teknika ko pala nito, mga ka-Urban, mga ka-YouTube, pag nagkakarga ako ng Freon, so para walang makapasok na system na hangin, kasi binakyam ko na, sayang naman yung pagbakyam ko yung makapasok pang hangin. So itong aking hose na ito, kinakabit ko na siya, yung aking charging hose punta dito. So inopen ko mo siya ng konti. Yan, binubuksan ko mo siya ng konti. Saka ko siya ito naman ano, aking tangke ng may Freon. Bubuksan ko siya para sumingaw doon yung ano, pressure. Yan. So pag nagsingaw yung pressure niya diyan, ibig sabihin yung hose na ito ay wala siyang ano, wala siyang hangin na nandiyan, Freon ang sa loob niya. So, pag singaw na ng konti, saka isarado siya. Yan. So, yan, nakasarado na. So, ibig sabihin, yung hose na ito, yan, ay konektado na siya dito sa, ano, sa tangke. Ano po? At itong hose na ito ay, ang loob niya is Freon, pressure na galing dito sa tangke. Kasi kung ilagay mo ito dito, tapos mag-charge ka na dito sa, ano, buksan mo na ito, ano po? So, ang mangyari niyan, yung hangin dito sa loob ng hose is mapupunta pa yan sa system ng iyong car AC. Ano po? So, ang technique po, ulitin ko po. So, ihanda po yung ano, ilagay na po yung charging hose sa ating line, sa ating tangke. Then, buksan yung tangke, pasingawin mo dito na muna ng konti. Pag nakasingaw na siya, so, ibig sabihin ito ay mapupuno ng Freon, saka maisara, saka magbuka dito. So, yan po ang technique para siguradong lahat na ng nasa papasok system mo ay puro lahat is Freon, walang air pack na mapupunta sa loob. Ano po? Okay, so bali mag-charge na po tayo ng ating ano, car AC. So buksan na po natin yung ating tangke, then buksan na po natin itong low side, high side po muna. Lagyan po natin ang high side ng kahit ano lang, mga 20. Buksan natin yan. Yan. Then buksan natin ang ating ano, ay low side. So bago natin pandarin yung ating ano, yung ating AC system, karga na muna natin po siya ng konti. Yan. Parado. Okay, tipa. Ilagay lang siya na, natin siya ng kahit mga 30 PSI. Or 20 PSI. Then, pandarin na po na. Iopo. Then, pandarin natin yung sakyan. Okay, so, ayan. Pandarin na po yung ating sakyan. So, buksan natin yung Freon. So, ang bali, ang ano niya, sa 20. Yung left high side is nasa 50. So, hantayin natin na itong high side ay pumalo ng nasa ano siya. Nasa 200. Then dito naman is nasa, ang low side is nasa 30 to 40. Ano po? Okay. Kasi ang normal na ating na reading ng ating mga pressure gauge dapat is from 200 to 275. Dito naman sa low side is 30 to, ano, 30 to 40. So normal reading. Tingnan natin kung malamig na sa loob. Ayan, medyo may lamig na po ng konti yung ating ano. May lamig na siya. Mamaya, lalamig pa ng lalamig po yan. Okay, so ayan. Nasa kalagitan po tayo ng pag-charge. So, bali nasa
Ayan, nasa wala pang ano siya, nasa 28 pa lang yung ating low side. Ang high side natin is nasa 125. So, wala pa po sa ano, normal na reading. And tingnan natin sa ating side glass. Meron na rin yung side glass natin, meron na siyang counting gumadaan ano. So, yun ibig sabihin, pag-sapil na yung tuyo natin. Ako, pero medyo ko lang pa yung charge natin kasi 20 pa lang. So, antingin natin, baglayan pa natin hanggang mag, ano, hanggang 30. Then, basta natin, pagdating dito sa 30, stop na muna po tayo. Tingnan natin, observahan natin yung ano, ating ano, loob ng sakyan kung malamig na pagdating ng ano, 30 ng ating low side. Okay, so ayan, 30. Tingnan natin. Okay, ayan. So, malamig na po siya. Ayan. Okay. Okay, so, pero dito sa ating reading, ang reading ng ating manifold gauge is ang ating low side. Walang pa sa 30. Ang high side natin is nasa 125 pa lang. So, dadagdagan pa natin ng ngayon para mas malamig. Buksan ulit natin. Okay, hintayin po natin mamaya. Tingnan natin kung malamig na. Tingnan natin yung ating ano. Ayan, yung ating